So, kamusta kayong lahat? Again, it's me, your Kuya Strong. So, mapapansin nyo, matagal tayo hindi nakapag-vlog about firearms, or hindi agad tayo matagal tayo nagawa ng mga video patungkol sa ating mga pistol. So, ngayon mapapansin nyo, meron tayo dito, meron sa ating harapan, Taurus. So, ngayon pag-usapan naman natin si Taurus G2C. So, yan, bagong-bago pa. Magandang kanyang box at sinasabi ko nga may ibang firearms na pag binili natin ay hindi siya nakaganit, hindi ganito yung box niya. Yung iba ay karton na karton talaga ang pagka-box, tapos may pouch lang nakasama. Depende sa brand ng ating bibilhin na firearm. So ngayon nandito sa ating harapan si Taurus G2C at siya ang ating pag-uusapan. Tara, open natin. So, taran. So, ayan, mapapansin nyo, napakaganda. At syempre, dito sa taas na to, nandyan ang kanyang mga manual, tsaka lisensya ng firearm. So, sabi ko nga, once na every time na hawakan natin yung pistol natin or i-check natin ang pistol, yung magazine na may load or may bala ay lagi nating ilayo or safety purposes. Ayan, ilayo na natin to. And then, so, yun, sa box niya, ang kasama niya, syempre, dalawang magazine lang. Wala nang extra na kasalpa, kundi dalawang magazine lang kasama ng unit natin. At syempre, ito ay dito linalagay sa barrel pag itatambay natin or itatabi natin yung pistol. Dito na, dyan siya linalagay sa barrel. And meron din siyang kasamang reloader. Ayan, para hindi ka mahirapan mag-load ng pag-anon. So, pwede mong gamitin to. And of course, meron tayong brush, cleaning brush. And then, yung unit. Okay, so ngayon, pag-usapan natin ang unit. Itabi lang natin, lagyan lang natin siya ng magazine. But, bago ang lahat, safety check muna natin. Then, hammer rest. Okay, so, lagay lang natin ang magazine na ito para mas forma naman tingnan. Okay, and then, itatabi natin ang box. So, yun, kamusta kayong lahat? Again, ito, sabi ko nga, pag-usapan natin si G2C. Ayan. So, compact size siya. Mas maliit siya sa mga Glock 19. Sa Glock 19. So, halos kasabayan niya ng size si Glock 43 and Glock 26. So, ito naman si Taurus G2C. So, mapapansin nyo, may pagka-similarity siya kay Glock. And syempre yung frame niya ay polymer and steel yung slide niya. And then yun, dalawang magazine ang kasama. Yung magazine niya mapapansin nyo may yellow follower siya. Ayan. And 12 rounder lang ang kasama niya magazine. So 12 plus 1 kung mahilig kayo mag-carry in the chamber. Ayan. And then sa safety naman, halos same lang din siya kay Glock. Meron siya sa trigger safety at meron siya dito kay thumb safety. Pwede nyo siyang iload sa barrel. Itataas nyo lang to, naka-lock na siya. Or dahil nga ito may trigger safety, hindi ito mapipress or hindi siya puputok hanggat hindi mo napipress itong gitnang to. Okay? And then yun, halos parehas siya kay Glock. Meron siya dito ang thumb rest. Pag finish tumungin yung thumb dito. Ayan. So, napakaganda. So, sa grip niya naman, ayan, mapapansin nyo, may gaspang siya ng konti kaya hindi siya madulas pag hinawakan. And then, meron siya dito lalagyan ng flashlight. Ayan. Pwede nyo siya lalagyan ng flashlight. At sinasabi ko nga, pag maganito ka pang-carry, ay hindi mo na kailangan lagyan ng flashlight para at least mas maganda, komportable siya ilagay sa holster o at sa mga bag at hindi na pwedeng hindi siya sasabit lalo na walang flashlight. Napagandang i-carry. Ang sa slide naman, dito na siya may serration sa likod, pero dito may parang ayan, may pakat siya or may pa-corb na pwede niyo hawakan pag kinasa niyo. Pero mas prepared ko pa rin dito mag cock ng slide sa likod. So yan yung sight niya, 3-dot lang. And then adjustable yung kasanyang sight dito. So, yun, napakaliit, compact size. Mas ang kasaba, ang kalit niya, ang kasing lit niya ay yung mga Glock 43, 43X and Glock 26. So, yun. And then, syempre, yun, dalawang magazine ang kasama. At talagang,
mura siya, practical, pwede na to, hindi siya pang baguhan lamang sa firearm industry, kundi pwede din talaga siya at mas magandang ipang carry dahil nga magaan at para mag-lock din, magaan lang siya at kahit naka-full load ka ng bala, ay hindi siya ganun kabigatan at talagang napaka-liit niya. Ayan. Okay, so yun, same dito, meron ding ng TAM. And then, meron siyang, pagkalimbawa, gusto niyo siyang ludan sa barrel, meron din ditong chamber indicator. Once na may laman yung barrel niya, ito nakataas. Yan. So, may kulay red siya. Once na kinasa nyo or nag-load kayo sa barrel. And then, next, yung pagbaklas niya ay halos walang pinagkaiba din kay Glock. Siyempre, inuulit ko nga, sabi ko nga, every time na magbaklas kayo or kakalas kayo ng pistol nyo, remove nyo muna yung magazine. Check. And then, takan nyo lang yung slide, check nyo muna yung barrel kung may laman, then hammer, rest. And then, once na na-rest nyo na, kilayin nyo lang siya ng pababa, baba nyo to. Then, i-press nyo lang yung trigger ng konti. Tapos, yun na. Yan, mapapansin nyo. Talagang, same lang din siya. Talaga, walang pinagkaiba kay Glock. Guy rod, then yung barrel, nandito rin yung firing pin safety niya. So, yung striker niya nandyan. So, yun. Ayan, napakaganda lang nito talaga dahil maiksi at napakagaan. At pwedeng-pwede siya pang everyday carry. At ulitin ko, yung pistol na to ay chambered in 9mm. So, yun. So, mas disim lang, tanggal nyo lang yung barrel. Sabi ko nga, pag naglinis kayo ng inyong mga pistol at firearms, hindi nyo na kailangan na kalasin lahat, pati mga ganito, para ito mga ganito, mga ganyan. Yung iba kasi tinatanggal, but sinasabi ko nga, pwede nyo naman tanggalin to lahat kung master na master nyo yung parts ng ating mga pistol. Pero kung hindi naman, ito lang pinaka-basic, tanggal, remove nyo lang yung slide, din yung guy rod spring, and then yung barrel. So, okay? So, yun. Same din, pag ibabalik siya, ito, simula dito, dito nyo siya ipapasok. Yan, ganyan. Pag nakapunta na dito sa dulo, ikasan nyo lang hanggang dun, isasagad nyo lang. So, once na makita nyo ditong pantay, ayos ang ating pistol, clear, then, hammer, trigger. So, yun. So, yun nga, ulitin ko, bagay na bagay siya pang everyday carry, maliit, tsaka chambered in 9mm, kaya napaaganda. So, again, it's me, your Kuya Strong. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at kung may mga comment, may tanong kayo patungkol sa ating mga pistol na rinireview, pwede kayo mag-drop ng comment nyo dyan at susubukan natin sagutin. So, yun, maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo. And syempre, huwag nyo makalimutan, subscribe nyo. Meron tayong Facebook, JStrongWillFA. At same din sa ating Facebook page. So, maraming salamat po sa inyo. Enjoy. Thank you.